Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong tinising ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan pagsanansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agwas ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinasabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay. Ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon,
ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa'yo ako'y tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo na po ang lahat. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom nakasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako
upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ito po ang naging tugon ni Jesus sa mga kumu-question sa kanya kung bakit siya nakikisama o nakikisalamuha at nakikisalo sa mga makasalanan. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Paliwanag pa ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Ganito po tignan ni Jesus ang kasalanan, isang sakit. Kaya nga, tinitingnan niya ang mga makasalanan bilang may sakit. Sakit sa kanya ang kasalanan. At ang mga makasalanan ay may sakit. Hindi na kailangang pag-isipan pa na kapag ang isang tao ay may sakit, ang dapat gawin ay pagalingin o gamutin. Hindi po ba? Hindi na kailangang sabihin pa yon. Hindi na kailangang isipin pa kung anong gagawin kapag ang isang tao ay may sakit. Alam natin na dapat gamutin. Natural yan sa tao dahil yan ang makataong gawin. Maliban na lang kung parehas kayo na mag-isip ng mga Pariseo. Ang mga Pariseo, kapag may sakit, nilalayuan o iniiwasan nila. Ganyan ang mga Pariseo mag-isip. Kapag mayroong may sakit, lalayuan, iiwasan. Kaya nga, ang mga may sakit noon, dahil iniiwasan ng mga tao, nagkukubli na lang, nagtatago na lang, kasi iniiwasan sila. Diba? Parehas ng mga may kasalanan ngayon. Ang mga may kasalanan ngayon, nagtatago, nagkukubli, hindi malaya. Hindi po ba? Yung mga nagnanakaw, diba? Nagtatago. Yung mga may ginagawang kalokohan, nagkukubli. Kaya nga masahol, yung mga may ginagawang kasalanan pero nilalantad ito. Masahol ang tawag natin doon. Yung nagnanakaw, kahit kita ng lahat, gumagawa ng kalokohan, kahit na napapansin ng lahat. Masahol ang tawag natin sa ganon. Dahil ang mga may kasalanan at gumagawa ng masama, nagtatago. Hindi malaya, kaya malungkot. Kaya nga, ganun na lang ang saya nitong si Levi nang tawagin siya ni Jesus at imbitahang sumunod sa kanya. Siguro, first time ni Levi na hindi layuan. First time ni Levi makaranas ng mayroong tumawag sa kanya. Kaya nga, sa sobrang saya nitong si Levi, naghanda siya ng isang malaking piging. Naghanda ng isang malaking salo-salo. Mga kapatid,
Ito po ang imbitasyon ni Jesus ngayong panahon ng Kwaresma. Ang hilumin tayo mula sa ating mga sakit o kasalanan para maranasan natin ang saya ni Levi. Hindi gusto ni Jesus na tayo ay magkubli o magtago habang buhay dahil sa ating mga kasalanan. Ang gusto ni Jesus ay maging malaya at maging totoong masaya tayo. Dahil walang taong nabubuhay sa kasalanan ang naging tunay na masaya. Walang taong sasaya kapag gumagawa ng kasalanan. Yang nararamdaman mong saya na yan dahil sa kasalanan, pansamantala lang yan. Nagnakaw ka, nagkapera ka, masaya ka lang ngayon. May ginagawa kang kalokohan, akala mo nakakasaya sa iyo, pansamantala lang yan. Nang bababae ka, akala mo masaya, pero di ba hindi ka naman malaya? Hindi mo kayang ipakilala? Hindi yan magbibigay ng tunay na saya sapagkat walang tao ang nabuhay sa kasalanan na naging tunay na masaya. Kung gusto mong maging tunay na masaya, palayain ang sarili mo sa pagkakasala. Ito ang nais ni Jesus sa atin. Imbitahan tayo para magsisi at magbago. Pero mangyayari lang ito kung tayo ay magkukumpisal. Mga kapatid, deserve natin ang tunay na maging masaya. Kaya palayain ang ating mga sarili sa pagkakasala. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan, buong kababaang loob sa pagtugon sa kanyang tawag. Ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin at ating sambitin. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan ng nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ama, sa panahong ito ng Kwaresma,
Bagamat hangad naming maging matuwid, nawa ay iadya mo kami sa pagiging labis na mapagmapatuwid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang paghahain ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahandog ngayon para sa pagdiriwang ng huling pagkabuhay kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, parang ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Bayan mong ibig.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na piging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitangguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdidingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Jesus Nazareno, nilulwalhati.